Apostol, napakalito. Ang sabi ni Ama sa kanila, hindi na po kami magpapautang. Dahil mag 60 years na ni isa sa inyo, walang may nagbayad. Surahin na sila. Sabi niya, paano kami? Saan kami kukuha ng pagkain namin para sa bansa namin kung hindi na kayo magpapautang? So, ang sabi ni Ama, kaya nandito kayo para pag-usapan natin saan manggaling ang inyong pagkain sa bansa niyo na hindi nakaupan. Ngayon, baka narito kayo sa sinasabi ng Ama. Iba po yung binabanggit siya rin na Ama ng tataas-taas at iling Diyos natin. So, ang sinasabi niya na nandyan siya sa katabi ng Ama, Ama din po yung tawag natin doon dahil ang hinig ng ibang Ama yun. Ama, ang meaning po ay administrator of mother account. Ama. A, stand for administrator. M, mother. A, account. So, ama. Yan po yun. Ito pariwala po. Original na sa ayong barangay Butukan. Andito na po yung ating mga ano, mga kapatid sa ibang mga yata pero nag-post ka. Thank you. Pero hindi naman sabihin na
tanggalin na natin sila din. Hindi po. Itatayo na natin ito dahil ang budget po na natin ito. Kaya hindi atin makikita tayo na sinasabi na robotingin. Kung siya ni Santra, tayo lahat bilang Pilipino ay isang tribulan. Isang tribulan po tayo lahat bilang Pilipino. No? Ang isang meaning niya, social isang trust account. Tapos na po ang Marcos. Bilang administrator ng kayamanan ng mundo. Tapos na po. Kaya social isang trust account na po. Na ang leader dati bilang kusikatory nung kapanahonan ng Marcos, si King Philip III. Para po matitiyan po ninyo. Ngayon ko lang siguro matinig ng ating kusikatory ay si King Philip III. Marcos tayo ng Marcos. Kung panahon ng Marcos yan. So hindi natin alam sino ang tunay ng signatory. Hindi po. Diba? Mukha lang. Nakikita na yan si Marcos. Yan si Marcos. Hindi po natin alam sino ang tunay na nasa likod ng Marcos. Yun po si King Philip III. Bilang po signatory. So ngayon, nabago siya. 2016, doon nabago. Na iba na. Hindi na Marcos ang ating signatory, kundi si Reynaldo de Jesus de la Costa. Tapos na Marcos eh, kaya GHFDRK makakamitan tayo na. Ganun po ang mangyari. Ngayon, dahil sa nabago na, ito na ngayon tumayo ang tribo. Tumayo ang tribo. Titingnan natin sa pamumuhay natin ngayon at sa katakbo ng bansa natin. Wala na po tayong makikita na makabangon tayo. Wala na po. Bakit? Eh, mula nung pumupusikuri hanggang ngayon, ano nangyari sa bansa natin? Diba? Wala na. Diba? Naghirap na naghirap tayo. Bakit? No? Bakit naghirap na naghirap tayo? Binago din ang lahat. Basta dito sa atin, no? Di ba namin kung mabuti dito, walang politika, walang organisasyon, walang kambisyon, walang religion, at ito'y tribo. Walang religion dito. Kung sino sa atin ang may religion, walang problema ng patuloy sa religion mo. Pagpatuloy mo lang ang religion mo. Basta ang mahalaga, sumunod lang tayo sa batas ng Allah. Sumunod tayo sa batas ng Allah. Dahil ang religion sa totoo lang, ang religion, mga kapatid, walang ituturo dyan na ikakasama natin. Puro sa kamulihan. Pero, ang kaligtasan natin, hindi tayo maligtas ng ating religion. Hindi tayo maligtas ng ating kapatid. Hindi tayo maligtas ng pare. Hindi tayo maligtas ng pastor. Hindi tayo maligtas ng ating magulang. Sino makaligtas sa atin? Ang sarili natin ang makaligtas sa atin. Kahit naluduho tayo ng trasunas minuminuto, ang ginagawa natin sa iwas sa mantis pagsimba natin, pagsamba natin, di ba? So, ano kaligtasan ng mga pamit natin? So, kaya tayo mismo ang makakaligtas sa sarili natin. Kaya dito sa atin, walang politika, walang religion. So, ngayon, ito ay tribo. Bakit tayo sinasabing tribo? So, GRT Mahalikan Tribe na sinasabi, bakit naging tribo? Tayo lahat ay isang tribo lang. Muslim ka man, Christian ka man, Bisaya ka, Ilocano ka, Tagalog ka, kung ano ka man ang lahi mo, native ka man, no? Dumagat ka man, Eta ka man. So, isang tribo lang tayo lahat, bilang Pilipino. Yan ay isang tribe. So, dito sa atin naman, dito sa bansa natin, maraming klase ng tribo, di ba? May Matiksano, di ba? Mayroong Ilong, may Bisaya, yan tribo yan. So, dito sa bansa natin, marami. Kaya na, ang tribo sa buong mundo, 144 tribes. Para po malaman ko ninyo, 144 tribes ang tribo sa buong mundo. Sama sa Amerika, American tribe, Japanese tribe, Indonesian tribe, Canada tribe, German tribe. So, tribo din sila sa natin. Kaya 144 tribes ang tribo sa buong mundo. Isa na tayo dito sa bansa natin na bansa ganilang Maharlika tribe.
So, bakit naging mahal ka tayo? Ipipilipin pa po, mahal ka na tayo. Na hindi alam ng tao yan. So, nung si Digong ang presidente, kung matandaan ninyo, ang sabi ni Digong, ibabalik na natin ang mahal ka. Nakanyos yan, kahit ipipilipin natin, ibabalik na natin ang mahal ka. So, maraming galit, maraming nagiyak. No? Anong sabi nila ng mga estudyante, mga aktivista, anong sabi nila? Nabuang na si Digong, nasira na ulo ni Digong. Dahil ang Pilipinas daw papalitan ng Maharlika. Walang sinabi si Digong na papalitan. Ibabalik. Malinaw mo. Ibabalik na natin ang Maharlika. Bakit ibabalik? No. Dahil itinilipin na, no, para noong araw ay Maharlika na tayo. So, ibabalik natin ang Maharlika dahil ang Maharlika na sinasabi, iyan ang tatak ng bansa natin mula ng araw. So, ngayon, ang sabi ni Digong, bakit ibabalik ang Maharlika? Ang salitang Pilipinas, hindi magkatapatinggal sa salitang Pastila. So, ang Pilipinas na sinasabi, yan po ay alipin. Yun ang pangbukad, alipin. So, ang ibig sabihin ni Digong, habang buhay pa tayo maging alipin. Para po maunaman ang punin mo. Kaya na itong mga estudyante, mga aktivista na nagkali, nagpunta sa kanya, hindi nila nalalaman, kulang ang kaalaman. So, kulang ang kaalaman po. Nagkali na, nagkaroon po, kulang ang kaalaman. Hindi nila itindihan ang ibig sabihin ko. O, ibabalik ang Maharlika dahil hindi pwede na habang buhay tayo maging alipin dahil ang Pilipinas ay alipin yan. O, bakit naging Pilipinas tayo? Naging Pilipinas tayo unang-unang sumakop sa atin ng Kastila. Ba? O, nung sinakop tayo ng Kastila, doon nagsimula ang tinatawag na political government. Ipapag ko lang muna ito sa inyo. Doon nagsimula ang tinatawag na political government. Nung naging political government tayo, ha? Ang namumuno ay Kastila. Tinanggal nila ang ating plan na kami. Kasi kami ang plan natin mga araw. Anong ginawa? Nagtayo ng isang plan. Yellow, white, red, and blue. Diba? Yun ang naging plan natin. Naging natin. So, yun ang tawag mo, political plan. Yan ang kanilang pulis ng Maharlika eh. Na ang ating plan na yun ang kauna-unahan nakarating sa buwan. Hindi yung plan ng Amerika. Kami ang plan na nakauna sa buwan. Hindi yung plan ng Amerika. Tingnan nyo naman. Itong bansa natin noong araw, mula dito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa, magpunta ka ng Japan, Hong Kong, kahit na kung saan pa man, wala pong dagat. Ang dagat paligid lang. Wala pong silika. Dugtong-dugtong itong ating lupain hanggang sa ibang bansa. Ang gagamitin natin na sasakyan noong araw, kami. Kami kaya ang plan natin ay kami. So, ang kami, pag lumakad yan, di ba, nandito sa kanyang likod, may umukot na matas. So, nandun ang pagkain, nandun ang tubig. Kaya kahit isang linggo maglakad ng kami, walang puhaw, walang gutom. So, ganun po. Kaya naging kami ang plan na pinutaw. Para po, naman ang linggo. So, ngayon, dahil sa ganun na nangyari, inabulis naman ng political government ang kami. So, ito, nagpatuloy yung tinatawag na Pilipinas. At yung flag na ginamit, yung political flag na nakikita natin ngayon. Yun ang namulatan natin. Kaya ito, babaguhin natin. Ibabalik ko natin. Itong programa natin, dito ngayon, malalaman ninyo na ito ay pinaghandaan natin para maibalik ang kaginawaan sa buhay na tayo. Pantay-pantay po tayo. So, nung araw, ito, ipaliwanag ko sa inyo ng mabuti, nung araw, no, nagkataroon tayo ng tinatawag na World Summit Meeting hanggang ngayon, every 20 years po yan. O, para kung maunawanin mo, every 20 years po, nagkataroon tayo ng World Summit Meeting na ginaganap dito sa bansa natin. Dito sa bansa po ginaganap. O, bakit dito ginaganap sa bansa natin?
Darating dito sa bansa natin ang mga leader ng 270 commission. Ay tapos mag-73 na ngayon, pero ang tatak talaga dyan, 270 commission. So, darating dito ang mga leader nila, presidente, prime minister, yung representative ng bansa nila. Darating dito sa bansa natin, anong purpose? So, hit-hit nila ang komisyon para mangutang, no? Mangutang dito sa bansa natin para sa budget nila pang 20 years muna. O ito, para may tindihan ko nyo, kung sino may utang, no? Pang 20 years muna, no? Anong gagawin? So, yun ang purpose na may pananagutan sila na 4% per annum. Yun po. Yun ang purpose nila. Pumunta dito sa bansa natin. Oh. Marcos 9, anong sabi niya po? Ikaw, Amerika, ilan ang ipa-imprint ako? Sabi ng Amerika, mapa-imprint na kami ng 400 quadrillion US dollar. Okay. Sabi niya po, ma-imprinta natin yan ang 400 quadrillion US dollar mo kung may backup na gintok na 1,000 metric ton. Yan. Oh, ngayon, saan kukuha ang Amerika ng gintok? Wala ba sila gintok? Diba? Anong gagawin ng Amerika? Mangungutang sa bansa na may gintok. O sino may gintok? Pilipinas. Oh. Yan na ngayon. Ninyo malalaman kung sino ang may utang. Ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, mula Region 1 at Region 18, may bangker tayo. Ano ibig sabihin ng bangker? Yung bangker na yan, doon natatago ng mga kayamanan. Oh, nandun yung ginto, number one. Nandun ang palladium, nandun ang platinum, nandun ang diamond, nandun ang nickel bakit, nandun ang mga boxes. So, bakit nandun sa ilalim? O, oh, ito, paliwanag natin ang mabuti. Nung araw, wala pa man tayong bahay na bato. Wala man tayong building. Di ba? Nagsimula tayo sa bahay kung kahit munti, may halaman doon na isa sa akin. Doon tayo nagsimula. Di ba? Wala pang bato na bahay yung araw. No. So, yung kayamanan na yan, nung di ba nalikot sa atin, no? Nung itatago, saan natin ilalagay? Para itago. Di ba? Talaga naman na dyan sa kanya natin ilagay. Wala pa man yun. Di ba? So, nilagay sa tangin. Itinago na. So, yun. Doon magagaling ngayon, yung sinasabi na 1,000 metric ton ng Amerika na backup dun sa pera nila. No? Backup sa pera nila. Ngayon, paglabas ng 1,000 metric ton na yan na pinuha dun sa bangker, tatataka ng Amerika yan. So, ibig sabihin, pag-aaling na ng Amerika. Oh, sabi nila, itatakta eh. Pero, hindi pa rin madala ng Amerika pa-uwi dun sa bansa nila dahil yan ang tinatawag na sovereign guarantee. Garantiya, patunay lang ng Amerika kung may utang sa atin. Kaya kung dahil nila sa bansa nila yan, ay sino maniniwala ang Amerika may utang sa atin? Wala. So, itatago ulit sa another bankers. Ibig sabihin, kaya wala na ng Amerika yan at pabantayan ni Apo ng Araw. Nung Marcos. Nung Marcos tayo. O, ikaw, tagulano, bantayan mo itong kayamanan ng Amerika at huwag mo pakikialaman kung bawasan man dahil may parusa. Nandun sa inyo, may little instruction na pinanawakan mismo ang magbabantay. O, ano nakasadun? Yun na, bantayan niyo ng mabuti, huwag niya bawasan ang pakikialaman dahil may parusa. Pero, nandun sa inyo ay mismo, nakasaad man doon bilang ikaw tagabantay nung kayamanan ng Amerika na yan, pagdating ng redemption, ito na ngayon nagre-redeem tayo. Kaya ito na ngayon magpakuminan tayo dahil nagre-redeem na. Ibig sabihin ng redemption, itong nagbantay, nakasaad man doon na siya tatanggap ng 10% sa whole amount no ginto na kayamanan ng Amerika na yan na kanyang binabantayan. Pag yan ay na-redeem. Ito. Kaya ito redemption. So, bakit na-redeem? O, oh, ito, maliwala ko sa inyo mabuti. Kaya may pominan kayo dahil ito sa redemption, yan ang pinanghawakan ninyo patunay na kayo ay may share
dito sa kayamanan na inalabas natin. Yan po. Paano may bigay ang siya mo? Ha? Wala ka magpuginan. Yan po ang siya na sinasabi doon sa pagbibig. Yan ang siya mo. Bilang redemption. Ganun po ang ibig sabihin niya na hindi naiintindihan ng tao. Kaya nagkaroon tayo ng mga kuminan para may mahawakan tayo patunay na may share tayo dito sa kayamanan ng mundo na ilalabas na natin. Dahil sumasipan ang mundo kayamanan na ito. O, anin natin yan? Katago lang. Hindi na po gagamitin natin. Kaya para tayo. Last generation na po tayo. Kaya ilalabas ang kayamanan na yan para maipamahagi sa atin na makapinabangan ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo. Buong mundo po ito, hindi ito dito sa bansa po natin. Hindi kaya man na yan, pang buong mundo yan. Hindi yung sa atin. Kaya nasabi sa paliwala ko kanina, yung kaya man na yan, isa lang nagmayari. Ang kamalang. Ang kamalang. May pinagtiwala lang sa atin. O kaya ngayon, ito, inalabas na yan at bilang share natin. Kaya may kubinan. O, anong share mo? Number one, bahay mo. Bibli ko. Magkano bahay mo? 6.5 million. Pag ikaw may pamilya. O, parang yan. Malaki o maliit ang pamilya, 3 million sa pintaon, antay kang tayo. Kahit na ilan na kayo, basta may pamilya, 3 million sa pintaon, pantay-pantay ang bahay. Ngayon, yung bahay na yan, nagkalagay ng 6.5 million polyfarnes, nandun ang tatlong ekono, nandun ang tatlong kamay, nandun ang TV mo, may kamay kasi, kamay na yung TV, kamay sa resista. Nakaprogram na po yan. Kaya, nandito sa atin, ang maniniwala, may biyaya. Yung hindi maniniwala, wala tayong magawa, wala tayong pinitin. Wala tayong pinitin. So, pero darating ang panahon, no? Lalapit at lalapit sa atin. Bakit? Manood naman siya. Nagtatrabaho ng mga tao, sumasahod ng 1,000 a day. Kahit anong trabaho mo, 1,000 a day ang sahod mo. Kaya nga dyan sa Baydita, ay sa Baydita natin, pakita mo, sample ng Baydita natin. O dito, sa Baydita na ito. O, ito Baydita na ito. Nakasaan dito, kung anong kakayanan mo, dito. Anong kakayanan mo, inalagay mo. Paano kaya mong trabaho? Dito mo inagay. Alin po ah? Eh, sinong marunong magluto dito sa akin? Ako sinira lang ako. O sa ano lang ako, magkalit ako ng panay. O, memory lang ako. O sa building ang gusto mo, ang tama yung construction work. O, construction work ka lang. Kung gusto man sa kusina, kusina na. Huwag ko na kayo sa kusina. Hindi mo pwede na eh, kusina ang kakayanan mo, eh, lagay dito sa pagtalim ng palay, hindi mo dito. Kaya nakalagay dito na ang anong kakayanan mo. Doon ka in-assign. Sa factory ka o doon ka-assign sa factory. Ganun po. May sistema po. Hindi ito sabihin na space na naka-program na po ito na pagdating na mag-impilin tayo. Hindi, kinitulit. So, malalayo. Kaya nga naglalagay ka ng mga leader. So, Luzon Visayas Mindanao, may leader kayo. Tulad ito, may leader kayo. Dito ang mamumuno dito. Halimbawa, magpatayo tayo ng bahay. So, pag nagpatayo tayo ng bahay, anong barangay ko? Buto ka. Oh, ngayon, halimbawa, dito sa isang barangay, mayroong 2,000 family na nakasali na may kumilan. Hanap na natin dito ng lugar sa part ng Quezon City na doon itatayo yung bahay na gano'n. Halimbawa, dito sa inyo, nagkakaroon ng mga 2,000 family na may kumilan, no? Ipakumpute sa GDP kumilan yung ilang hektar na kakainin niyang 2,000 pamilya niya. 300 square meter ang ating lote na ibibigay, 3 bedrooms ang ilaw ng bahay. So, pag nakumpute ng engineer, sabihin niya, ay, abuti lang ito ng
Hindi makikarya. Kasi hindi lang bahay yung tatayo doon. Nandun yung pool club nyo. Nandun ang plaza nyo. Nandun ang swimming pool nyo. Village po ang gagawin. Babaguhin natin lahat. Pagbabago lahat. Village ang gagawin. So, ngayon, pagdating na tumayo na yung mga bahay na yan, so, turnover na. Pagdating ng turnover, nandun ngayon yung tinatawag na sa plaza. Doon na turnover ng ating housing, no? Pagdating doon, sa isang box, nandun yung 1 to 2,000 na susi. May number yan, 1 to 2,000. So, ngayon, siyempre, kila, unang-unod, wala pa si kapatid, kakapunod. Unang kapunod niya, lesson, number 20, magpunod-unod po. O, isulit niya kung sa nag-assist. O, ngayon, pag nakapakay ang number 20 na susi, sa tatatanungin ka ngayon, itong number 20 na susi na nagunod mo, ang tanong, may kuminan ka pa. Pero pag sinabi mo, mayroon po akong kuminan. So, ibalik sa iyo ang susi at may kasamang gadget na ganito kalaki at remote. Bakit gadget at remote? Wireless power at electricity na po magkakita natin. Wala na tayong makita ang wireless na talag sa gadget. Yung gadget na yan, na ganito kalaki, nakadikit sa labas ng bahay mo. Yung remote kayo, nakaprogram doon sa remote mo, hindi mo may number. Airphone mo may number. Hindi mo, may number. Yun ang pinuti mo. So, yung business mo, may number. So, may number yung pinuti mo. So, ganun po. Pagbabago na lahat. Wireless power electricity na. Hindi na tayo magbayad-bayad ng kilo-kilowatts na libre pa. So, ang kuryente natin. Libre kuryente tayo, libre tubig na inumin. At ang tubig na inumin natin, hindi tulad itong ginagamit natin ngayon na talagang sa kama. Mayroon tayong sariling patubig na plumbing. Magpa-drip tayo na ang nalabas ay alkaline. Hindi na tulad ng alkaline. Kasi 2010 na mapadrip natin, mamagin yan alkaline ang nalabas. So, gamot pa, hindi pa tayo magkasakit. Samantala ngayon, no, na ipagtaginit lang, wala na tayo magpapagpig. Diba? Wala na tayo So, wala na tayo magpapagpig. Diba? So, dito sa atin ngayon, magpag-drip tayo. Kada province, magpag-drip tayo na ang lalabas ay alkaline. Knowing po sa lalabas ng tubig. Kasi pag nagpadrip tayo, ang tubig, puso na labas yan. So, yun naman ngayon, may tanki yan, na doon naman magagamit ang supply papunta sa mga ibang bayan para sa mga bahay natin. Yung sa inyo po. Nakaprogram po yan. Yung ating naman yung mga kuryente na libre, para maintindihan po natin, ang kuryente natin na libre, bilyon-bilyon na ligit bagit mayroon tayo sa bangke. Diba? Wala din yung kuming pabit. No. Ang niking pabit na tukas yan. May tingbis, may libis, may niibis. So, 50,000 metric ton ang kagabis. Ang sugi na may mula Batanes hanggang Pulo, 6 na gabis para sa site mo sa Singapore. So, 50,000 metric ton. 250 kilometer diameter abuting ng kuryente. Dugtong ka naman ulit doon, isang bis. Another 250,000 kilometer, mayroon ka naman kuryente. So, dugtong ulit. Kaya 6 na bis lang, mula Batanes hanggang Mundo. Ang ating kuryente na libre. Libre yan. So, ito na pambabago na. Walang bayad yan. Kasi nakapunan na po ito eh. Oh, hindi na ito sabihin na negosyo. Unti-unti po natin malaki ang negosyo. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Mawala ang negosyo. Bakit mawala ang negosyo? Ito ay paliwala ko sa inyo. Hindi kasi sabi nila, imposible. Imposible. Ang sabi nila. Pero paliwala ko sa inyo, bakit posible? Ang budget na sa atin. May budget tayo. Kasi,
ang lahat ng mga factory na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin, sa pamilya natin, sa pamamahay natin, may factory na tayo. Sama sa gatas, kape, asukan, mantika, mga imbibit, no, cosmetic, sabon, mga gamit natin, may factory tayo na yun. Na doon nagtatrabaho ang ating mga kapatid na sumasakod ng 1,000 din. Libre pagkain, libre merienda. At kung may pamilya, libre bahay, libre piwanti, libre tubig. Dito? Ngayon, kung iyang mga factory natin ay gumana na, isusupply na yun yan doon sa mga mall natin, supermarket natin, sa mga groceries natin. Kung sino naman sa atin dito na may kubinat, ay bukas mag-grocery ko pang isang minggu o dalawang minggu. So, kung lahat sa grocery, kung mag-shopping ka man, pagdating mo sa grocery, kukuha pa kung dalawang minggu. Pagdating mo sa kasir, ibigay mo yung kabinan mo. So, hindi pa. Ito. Hindi. Dito yan. Yan po yun. Kaya, atin ang produkto eh. Hindi ba sa mga negosyante eh. O, diba? Kaya, ang itong ating mga kapatid na millionaire yung negosyante, unti-unti na sila isusurrender ng kanilang factory. Bakit? Yung mga nasa trabante, nandito na sa atin. 1,000 ito eh. May pabahay pa. Kaya ba nila siguhan niya? Kaya ba nila siguhan? So, wala na. So, lalapit sa atin itong ating mga kapatid na negosyante ng millionaire. Sir, i-surrender na lang natin ito ng aming factory sa inyo. So, ibigay natin ang 10% sa kanila dahil sila ba napatay yung video na yan, yung factory na yan. Yun na rin sila eh. Mayaman na sila. So, tayo naman. So, babalik ulit ang mga tao doon. Magtrabaho, patas na sa akin. Ganun po. Nakaprogram po ito. Hindi ito sa hindi plano-plano lang. Kaya nga inuulit po kayo para maging mamulat kayo sa katotohanan. Ganun po. Hindi itong kwento-kwento lang. Oh. Hindi istorya lang. Bakit? Eh, nasa atin ang nabitin. Bakit pagsalita tayo dito, hindi ko lang magyayari? Eh? Eh, sabihin sa atin. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, walang politika dito sa atin. Walang corporate pa sa atin. Walang organisasyon dito sa atin. Walang religion. Pag-parehas. Pag-separate tayo. Oh. So, ganun po. Kaya nga ito, yung program ito na pinag-aralan mabuti na makantan natin ang buhay na walang hanggan na hindi pera magkasal. Dahil kung pera po ito, yung panuwala ko lang sa inyo mabuti, hindi ba natin nila. Pag ang isang tao, inabutan mo ng pera, ultimo yan. Ano nakikita natin sa paligid natin yan? Ultimo mo, kakarito na lang yan, ambisyon. Nagsusukan. Nagbibigay ito, nag-iinom. May pira. Ay, ano pag inabutan mo ng pira yan? Eh? So, kasi dito sa atin, pagkakaisa ang kailangan natin. No? Pagkakaisa, pag-ibig. Kasi kung wala tayong pagmamahal sa kapwa natin, magulo tayo. Diba? Lagi nga umawi. So, ano ang tahimikan na mangyari sa atin? Paano magiging buhay natin? Di lagi tayo nag-aaway. So, wala. Tagulo nga lagi. Kaya ito, kailangan natin pagkakaisa, katahimikan ng bansa, katahimikan ng mundo, at may pag-ibig tayo. Kasi natin ba ng pag-ibig po eh? Eh, kung wala tayong pagmamahal sa kapwa ko natin. Eh, wala eh. Nagkanya-kanya tayo na eh. Eh, sabi niya, bahala kayo lang. Akin po, akin po. So, kaya ito na ngayon, ginawa natin na magkakaisa tayo. Na hindi pera ang katapat. May bahay ka, may bahay ako, may bahay siya. So, meron ako, meron siya, meron. Ay, so, ano pagkawayan natin? Di ba pantay-pantay naman tayo? So, wala kang pagkawayan. Yan mga buhay tayo ng pagkawayan. Hindi sa kanila, hindi mo sila nagbayad. Ganun itong bansa natin. Ang bansa po natin, nagre-renta na po sa trigo. Magkano ang renta nila o kabayaran ng ating gobyerno politika sa tribo? 2 trillion US dollar every 20 years po yan. Yan ang obligasyon nila sa tribo. Pero wala nang mong posikuri hanggang ngayon. Sino ang presidente na kabigay
sa tribo. Sino ang kabayan? Wala po. Ganun din ang ibang bansa, kaya mag 60 years po, lahat ng bansa hindi nakabayan sa tribo. Lahat ng bansa, 262 isyong po yan. Kaya dito minumulat natin ng tao dahil hindi nila alam ito eh. Dahil matitinig na natin, sobra-sobra na utang ng Pilipinas, hindi na kaya ng Pilipinas, bayaran ng kanyang utang, hindi pa pinangan natin eh, may utang na. Sus, kapalik na lang po lahat, mga kapatid. Kaya nga, ako, ulitin ko, nung sabi ni Dico, nung siya pa naging presidente, anong sabi niya? No? Itong pandemic, wala na po kami pagkakain sa mga tao. Wala na po pondo ang gobyerno. No? Pero, may hinabo na lang siyang salita. May ginawa pa rin kami paraan. Nangutang na lang kami sa World Bank para magpapakalit sa tao. Malinaw na. O, sino nagsalita? Presidente, di ba? Na nangutang sila sa World Bank? O. So, ang ibig sabihin, ang nangutang kapatid, ang Philippine Political Government. Kung sino ang mga leader na namumuno dito sa bansa natin, sila po namumutang. Hindi ang People's Republic of the Philippines. Ang People's Republic of the Philippines po nagpapautang. Ang Pilipinas po nagpapautang, hindi namumutang. Bakit nagpapautang? Ano na nga eh? Sino mayari ng World Bank? Ay nangutang si Pilipinas eh, di ba? Kasi nangutang na lang kami sa World Bank. Oh. Sino mayari ng World Bank? Tribu. Sino mayari ng Central Bank? Tribu, mga kapatid. Tayo. Kaya na, kung may utang lang tayo, ang tanong, may naningil ba? Bakit ko na naningil? May utang lang kaya? So, yun ang naningil na natin. Alam mo ang media, magsalita yan, ang magmatibay, may sinusunayin, binabayakan sila. Kaya, inilabas nila yan. Pero, ito yan, tinutuloy lang natin. Kung anong kasumakanan. Oo. Kaya nga, ito ang nangyari. Dito sa ating orientation, naninilinaw natin sa tao. Para hindi kami yung sila, kung baka sa anong madagdagan din ang kanilang kaalaman. Ang inyong kaalaman, madagdagan din. Dahil hindi na lang tayo makikipagdan sa news na ano, mahirap. Sundan natin na sundan ng news. So, kaya nga po yun, isa pa sa naghirap pa tayo. Bakit? Ang budget natin, ito hindi naman natin inano, no? Ipaabot ko lang sa inyo, hindi natin sinisira, no? Inaabot ko lang sa inyo. Ang budget natin, 70%. Ito sa bansa natin, 70%. 70% yan po ay sa taong bayan. 30% yan ay sahod na mga leader na namumuno dito sa bansa natin, 2% nila. Yung po, yung mapupunta ang 30%. Pero anong nangyari? Dinalita. 70% napunta sa kanila. 30% na lang para sa taong bayan. Tingnan natin kasi yung presidente ipaupunan dyan. Walang mangyayari. Lalo tayong maghirap na maghirap. Eh, ang 30% hindi mo nagtagdagan. Dumami na dumami ang tao. Maraming kumakain. Maraming nangangayakan. O, tingnan natin kung hindi tayo maghirap. O, maghirap tayo na maghirap. Then, 30% kami para nagpamilya ka. Oh, sa mag-asawa, dalawa pa lang sila, isang takad, magkasya pa yan. Sa loob ng 10 taon, tingnan natin kung magkasya pa yung dalawang takad ay isang takad sa isang pamilya. Okay? Hindi na magkasya. So, ganun po, ganun din dito sa bansa natin. Dumami na dumami ang tao, maraming na lang kainapan, maraming kumakakain. So, ang 30% hindi pa natagdagan. Kaya lang, hirap na nag-hirap tayo. Ang 70% na doon sa ganda. Di ba? Oo. Oh, yan po. Kaya nililinaw na natin. Hindi natin sinisira. Kundi nililinaw na natin. Ang anong po. Kasi blind ang tao. Hindi nila alam. Oo. Oh. Kaya ang nagigilaw na natin. Pag tuloy mamampanya, magandang sinasabi. Ganito, ganyan. Dibuto niya ako kasi ganito, ganyan. Ganyan. So, hindi pa natin inaano yan. Dahil platforma nila yan. Pero, ang hindi ko sabihin, pagdating na nakaposisyon na, nakaupo, ano nangyayari sa atin? Mulat-mulat ang umalis ang Marcos. Nung umupo si Kuri, hanggang ngayon, ano nangyayari sa pagsasabi? Ito, hindi naman, hindi sana namumulitika, kasi wala politika dito. Ito, nakikita na natin.
ang nangyayari sa buhay natin at saka sa bansa natin. Kaya walang pamumulitika dito, wala na, kundi minumulat na natin ng tao anong nangyayari sa buhay natin. Ganun pa ito. Ngayon, dito 2016, last 2016, nagkaroon tayo ng World Summit meeting. Kanina pa utang, ha? Ito ngayon, maipaliwanag ko sa inyo, may salita kasi na ang programa ng GRP, suntok sa buwan. No? Suntok sa buwan, bakit? Iyan ang programa natin, no? Libre bahay, libre kurente, libre tubig, na nagkahalaga 6.5 million, Luzon, Visayas, Mindanao. Tingnan na natin saan mga nagkaling kapatid. Na ito lang tsura namin, no? Si Ama? Saan siya kukuha? Itatayo ang ating mga school building aircona. Luzon, Visayas, Mindanao. Itatayo ang ating mga hospital, naka-aircona. Kasi ang hospital po natin dito, ha? Sige, ipa-abot ko lang sa inyo. Na yun man talaga ang mangyayari. Ang hospital natin, ngayon, hindi mo malaman saan nilagay ang pasyente. Hindi malaman na magpapatay saan matutulog. Dito sa hospital natin ngayon na itatayo, no? Nakaipon, pariho yan. Nakaipon yan. Kung pagpasok mo, bilang isang pagpapatay sa hospital na yan, mayroong locker doon, ilalagay mong gamit mo. May shower doon. Pag nakapag-shower ka, may uniform doon na kulay doon kasi ang ating pasyente white. So, magsuot ka ng kulay doon. Papasok ka doon sa kwarto na yung pasyente mapantayan, simple na lang nalaman. Pagdating mo naman doon sa kwarto na yung pasyente, may sarili ka rin kama na nakabantay. Naka-aircon ka rin. May TV kayo roon. May rec kayo. May gas rin kayo. Pwede kayo magluto. May sanasin ko na kayo. Yun ang hospital ko natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos natin mo. Kaya sa ito, pinaabot ko lang sa inyo na gano'n ang mangyayari. Kasi sa atin ang mag-meeting, wala naman sa kanila. Wala magpapilingan mo. Nasa tribo, mag-meeting. Ito, tulad nito. Hindi na natawag na Marcos ang ating signatory sa kayamanan ng mundo. Hindi na tapos na bilang administrator ng Marcos. Rinaldo de Jesus de la Cruz na. Bilang pusigatuloy sa kayamanan yan ng mundo. Hindi siya may-ari, ha? Hindi siya may-ari, sigatuloy na sa kayamanan ng mundo. Hindi sa kanya yung kayamanan na yan. Ngayon, nung dumating dito ang 270 Tunisio na mga nito, ang sabi ni Ama sa kanila, hindi na po kami magpapautang. Dahil mag 60 years na ni isa sa inyo walang may nagbayad. Surahin na sila. Sabi niya, paano kami? Saan kami kukuha ng pagkain namin para sa bansa namin kung hindi na kayo magpapauta? So, ang sabi niya, Ma, kaya nandito kayo para pag-usapan natin saan manggaling ang inyong pagkain sa bansa niyo na hindi na pauta. Ito, umpisa natin, ikaw na siya. Kanina, Amerika man, di ba? Ang nangutan. At dito naman ngayon, Russia naman. So, sabi na lang niya ba sa Russia, ikaw na siya, ilan na ipa-imprinta mo? Sabi na lang siya, mapa-imprinta kami ng 400 quadrillion Russian dollar. Okay, sabi niya ba, yung 400 quadrillion Russian dollar mo, wala na pautang para wala na kong bigasyo paningin at wala na rin kayong bigasyo mabayan sa amin. So, 50-50 tayo. Sa inyo ang 200, sa amin ang 200. Yan. Ngayon, nag-react ang Russia. Sabi ng Russia, hindi pwede yan. Dahil kung bawasan ninyo ang 400 namin, 200 na lang maiwan, saan kami kukuha ng pagkain namin? Kakapusin kami sa loob ng 50 years. Gumutomin kami. Okay, sabi niya, Ma, ito ang gagawin natin. Ikaw, Russia, ipagpatuloy mo ang iyong 400 quadrillion. No? Makinig kayo mabuti, sabi niya, Ma. 250 tonisyon. Makinig kayo mabuti. Dahil kung ito ang kasunod tayo, ito ang ating pirmahan pa rin tayo. Okay. Sa iyo na siya ang 200 quadrillion. Yung 400 quadrillion na yan, iyo yan. Hindi kami babawas ni isang sitimo.
May imprinta din kami, pinagkahati namin dito sa bansa namin ng 440. So, yung kanya pa, 440 yun sa inyo. May 440 yun din kami kahati dito sa bansa namin. O ikaw, Amerika, 440 yun. May 440 yun din kami dito sa bansa namin. So, ikaw naman, China, 440 yun sa inyo. May yung kanya pa, 440 yun din para dito sa bansa namin. O ngayon, kayo lahat, 272 misyon ng Amerika. Willing ba kayo sa ganung sistema? Ay palakpakan siya. Ay sabi na, sige, payag kami dyan. Total, ang dating utang namin, quits na. Kasi ang dating utang nila, quits na. Hindi natin sinigil. Wala na pa utang. Kaya 50-50 tayo sa lahat na kaya manamit-pending tayo na dito sa bansa natin. So, ngayon, dahil sa gano'n na nagkakasundo, nagkaroon tayo ng tinatawag na ito, peace, life, and liberty. Nagkaroon na ng peace, life, and liberty. Patunay na nagkasunod sila sa ganung sistema. Oo. Kaya, covenant. Covenant. O, ngayon, sa 270 condition, kalahati lagi sa atin, sino maraming pira? Doon magdadaling ang budget na gagamitin natin dito sa bansa natin para matibigaw ang bansa natin sa loob ng 5 years tapos na wala ang makikita na yung kasi bahay. So, hindi mo tapos sandali. Kung napanood yung lingso na ni Duterte, ay hawak-hawak siya ganito. Na kailangan ang bawat tao ay magkaroon ng covenant or peace heart. Ito po ang sinasabi niya. Ito po yung pagkakupo po niya. Ito ang, kasi tayo ay isang sabi ni Fisyari ng kayamanan ng mundo na yung pinagaluan ng kanina. Ito po yun. Ito ang pinaka-ID natin, certificate. Ito po ay logo ay nakasilyo ng World Bank, which is doon magagaling ang konto natin na pagmamay-ID natin ng trigo. Yan po yun ang sinasabi niya kanina, na sabi ni Duterte ay, mangungutang na lang ako sa World Bank. Ito po yun ang silyo ng World Bank. Okay. Ito po ay ito ang pinaka-certificate natin, pinaka-ID, no expiration. Kaya sinabi na, pang habang buhay, buhay na walang hanggan. Ito po. Kaya pag nakatanggap na po tayo, pag ang papalit po niya na inyong violeta ay ito na po, ang tawag ay obvio. Ito po ay baka magkata kayo, kaya ito yung pinabanggit siya na kanina, kaya tayong karoon ng ordinal. Peace, light, and liberty. Kasi para peace, wala nang awan, pantay-pantay tayo lahat, walang linggisan. Kung anong mayroon ka, ganun din sa akin. Katulad namin ng mga leader, kung anong mayroon kami, ganun din sa inyo, walang lamangan. Kaya na, ang sinasabi niya kanina, kasi yung sa bahay, pare-parehas tayo lahat. Walang mas may malaki. Yun po yung matatanda ko, ganun din sa akin. Dito ay hindi na kailangan, di ba, sa gobyerno politiko, pag sinabi ng katas, ma'am, sir, kailangan ko ganun tayo. Dito ay, ang tawagan natin ay kapatid. Kasi tayo lahat ay magkakapatid. Ngayon, baka narito kayo sa sinasabi ng ama. Iba po yung binabanggit siya na ama ng kataas-taasan yung Diyos natin. So, ang sinasabi niya na nandyan siya sa katabi ng ama, ama din po yung tawag natin doon, dahil ang meaning ng ibang ama yun, ama, ang meaning po ay administrator of mother account. Ama. A, stand for administrator. M, mother. A, account. So, ama. Yan po yun. Ito kaliwanag po kasi iba. Sino ba yun si ama? Ang alam nila kasi po binangita din ama, Diyos. Iba naman ang Diyos na ama ng kataas-taasan. Yung binabanggit siya kanina, nga nasa tabi siya ni ama, ang administrator of the mother account, si Rinaldo de Jesus de la Cruz. Siya po ang bagong senator. Yun po yun na,
So ngayon, ang iba kasi, nagtataka, ano yung kulto? Ano yung religion? So binanggit niya kanina dito, walang kulto. Walang thank religion. You. Kung napakabait talaga ng leader ng NCR. So, bakit ngayon tayo Dan, Sir Dan. Iba po. Kasi nakikita niyo po yan sa covenant, diba kung magtaka kayo. So sa bawat pamilya, ito naman yung sa paliwanag ko ha. Sa bawat pamilya di po ba may mama? May ina, anak. So kung sa Katoliko naman, kay tayo ang may sangkong purpose ng Diyos. Dito naman sa atin ay may 15 kami. Kasi siguro naman, iyon sa dito ay isa o dalawa lima ay masusunod na. Hindi tayo ay tao lang, hindi tayo perfect. Ito. So ito ay kanta mo. Ama, ina, anak, paliwanag. Ama, ina, anak, kaligtasan. Ama, ina, anak, kaligtasan. Ama, ina, anak, kababaan. So yung mga dito na 15 tayo, kumbaga sa Katoliko, 10 utos ng Diyos, tayo naman dito ang nilalimula. So siguro naman, mayroon tayo masusunod dito. Na ina-apply natin sa sarili natin sa pagbaba. Yun po yun. So dito sa likod, mababasa nyo rin. Pag nanggilipo ba? Sinayon ba kaya? Pag nasa yun ang pinipo. Kasi baka at least may idea na kayo bakit gano'n. Kasi kung saan natatap mo, parang talibang kalituan ng kulto. Kasi may mga gano'ng iba na hindi pa rin ako. Pag nakapagbigay ng pangilang sa ayaw, kailan ko kami makakalala? Pag nagawa na po na. Kasi, Natulad po nito, na nag-orientation ko kami sa Bangangay Malaya, eto na po, yung pangingigay ko na po sa kanila. Sandali lang po ito kasi may sabi niya mga mga doon na doon. Hindi ko naman passport. Pero okay lang siya kung hindi ko ba? Nakarin ako. Nasa inyo naman po. Sa ngayon po, hindi pa naman natin pinaginahan mo yun. Pwede lang tayo. Ang mahalaga mo na dito ay nilalaman tayo. Mag-a-advise na po. Kasi mag-i-advise na po sa inyo at mag-i-announce. Ako po. Kasi sa member kayo po. Ito po muna kasi pinaka-importante sa lahat. Yung covenant natin. Kung matanda na pili, sabay-sabay na lang tayo magpasa. Para sabay-sabay din pili-pili sa akin. Hindi naman kayo makapitan. Tumay mo po ako. Sa ayaw para kung ano, sabay-sabay na lang po. Sabay-sabay na lang po. Ganon din ang pagkumi natin. Kayo ang pagkumi naman natin.
Alawag lang yung mga ilayang papunta ng tibulo. Papunta nito sa alawag. Papunta nito sa alawag na sa pagbalay. Alawag lang yung mga ilayang. Ito sa Bisayas din na lang, may pagpulit tayo. Lahat ng mga ilasan natin sa alawag ng mga tibulo. Kaya nga, yung anak ninyo, mga kapatid, kasi ganito ang mayari. Ang mga bata, walang aplikasyon magpapalag sa magpapalag. Walang aplikasyon na magulang magpakain sa magpapalag. May sayang sila. Ano ba, sa baka, magayang magulang, papasok sa sakal, mga bata sa magpapalag. Pagkakata, hindi kayo pareho, magpapasok yung ulan, magpapalag sa magpapalag. Ang ganang bakto, ang ganang magigasal, ang ganang magigay. Kaukin, kung ano pa man sa mga yan, So, kung ganito po, dapat na ano, 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 ano,
Dito sa bahay,